So yun guys, welcome back to my channel. So today guys, ang gagawin natin, magbabaklas tayo ng headlight ng Mitsubishi Adventure Gen 2. Yan. Kasi magpapalit kami ng signal light ngayon sa harap ng Gen 2, pati sa likod. Sa likod, na turo ko na sa inyo guys kung paano magpalit. Tapos yung sa Gen 2, sa headlight, tatry namin magbaklas. Siyempre, hindi akong babaklas. Alam naman natin na yung sasakyan na yan, hindi sa akin. Hindi sa atin yung sasakyan guys, kasi may kiano lang naman tayo dun. May kinood lang tayo para babaklasin yung headlight sa Gen 2. So yun guys, magdadrive muna ako. Pupunta na tayo sa Gen 2 na babaklasin natin, doon sa mayari ng Gen 2. So yun. So yun guys, din natin naabutan yung ano, yung pagbabaklas ng headlight kasi binaklas na pala ng owner bago pa lang tayo pumunta. Hinunaan niya na tayo sa pagbaklas. So hindi ka rin kasi pinaalam na mag-video tayo. So ayun guys, oh. Kumikita niyo, nabaklas niya na yung isang headlight. Then may tornilyo, may mga yung mga tornilyo guys, tuturo ko na lang sa inyo kung saan yung mga binaklas niya. Kasi nagpaturo din naman tayo. So ayun, kung makikita nyo, itong nasa harap, nasa taas ng headlight yan, yung may butas. Dyan po yung isang tornilyo. Ayan. Bali, tinitesting lang kasi. Kaya, bali, ano, magtitesting lang talaga kami dito ng, ano, ng ilaw ng signal light. Kasi sa case ng Gen 2 nya, so yan guys, muna end muna. So yan guys, binabaklas na yung pangalawang headlight. So yun yung unang tornilyo sa binaklas niya. Ayan po. Then syempre guys, binaklas din yung grill. Kasi yung isang tornilyo nandun sa ilalim ng headlight ko. So kailangan yung baklasin yung grill. So yun guys, oh, makikita nyo. Ayan, nasa ilalim yung isang tornilyo. So, ang sabi sa akin dito ni boss, ni idol, dalawang tornilyo lang naman ang babaklasin dyan. Yung sa baba, tsaka yung dun sa taas. So, ayan, di lang masyado makita kasi sobrang dilim nga dyan, guys. Ayan, oh, makikita nyo, may tornilyo. Ayan, yun yung isang tornilyo. So, bago nyo masongkit yan, no, kailangan nyo muna baklasin yung grill. So, mamaya, papakita natin yan kung saan yung mga pwedeng baklasin para mabaklas yan. So yun, tinatanggal na ni idol yung tornilyo. Ayan. So medyo hirap lang. So kailangan nyo ng tools dyan guys na magkakasya yan guys. 10mm mata yan guys. Katulad lang din ng sa ano, sa tail light. So yan, tsaga-tsaga lang para mabaklas, para mapalitan yung ano natin, yung headlight, yung signal, tsaka yung park light. Yan. So yun, binabaklas pa din ni idol yung tornilyo. So kailangan nyo siguro dito yung magandang tools guys, no, para mabaklas agad. So ingat-ingat na lang din sa pagbakas ng tornilyo. Baka maulog yung tornilyo guys eh. So yun. Ayan, nabaklas na. Then itatry niya na kunin yung headlight. So yun, nabaklas niya na yung headlight. So ganun nga, dalawang tornilyo nga lang. So yun, clip lang din dun sa may signal light. Ayan, kinukuha niya na yung signal. Then yan yung grill. So yun, inabot ko muna yung ilaw. So nagtesting lang kami dito guys ng ano, ng LED. Naglagay kami ng LED dito guys, ano? Talagang naga-hyper talaga sa kanya. Pero sa ibang sasakyan hindi naman. Hindi lang namin mahanap kung anong case, kung anong problema, ba't ganun. Pero pa nag-hazard naman siya. Okay naman yung blinking, hindi naman siya naga-hyper. Pero pa nag-signal siya, left and right, doon naga-hyper yung LED. So hindi namin alam kung ano yun. So ayan, yun yung mga sakit guys.
ayun, lagayan ng ilaw. Ayun yung isang baklas ng tornilyo. Tapos yung isa nasa ilalim. So bag yung baklas yan, kailangan yung baklas yung grill. Ito guys. Ayan, kung makikita nyo yan yung isang mga tornilyo na babaklasin nyo sa grill. And then may clip. Ayan po yung clip. Ayan, kung makikita nyo, yan po yung clip. Ay, isa lang ata. Tapos yan, may tornilyo din dito. Tsaka sa kabila. Ayan, kailangan nyo rin baklasin yan. Then hugutin nyo lang yung grill guys. Then, so yan, ayan yung isang clip. Tapos sa gilid, ito guys, yan sa gilid. Sa dulo nyan, may makikita yung clip. Yan, yan ang kailangan nyo baklasin para mabaklas nyo yan, yung grill. Kasi nandyan nga yung isang tornilyo. Then sa kabila, ganun din. Meron ding isang clip. Yan, isang clip. So yun, mababaklas nyo na yung headlight nyo. So, unahin nyo lang yung grill guys. Para hindi kayo mahirapan. So yan, yan yung mga socket. Mga lagayin ng bulb. Then yun yung LED na signal na tinesting natin. Ganyan lang pagsasalpak guys. Oh. Yung madali lang. Pasensya na kayo guys kasi di tayo yung gumawa. Kasi mahirap na, diba? Di sa ating sakyan. Mahirap nang makadamage tayo. Kasi di naman natin kabisado yung Gen 2 tsaka yung Gen 3. So, Gen 1 lang tayo kasi Gen 1 lang yung sasakyan natin. So ayan, dito tayo sa likod. Sa tail light. Ayan, naturo na natin yung last time. Yun na po. One hour later. So yun mga idol, oh, binilisan lang namin yung gawa. Nagtry kami ng LED na signal light. Sa adventure niya ng signal light LED. So kasi nagpalit niya siya ng LED na ano, na nagpalit siya ng LED na signal light noon. Tapos stuck yung relay. So yun, nag-hyper pa, nagsisignal light siya. Pero pag hazard, okay naman. Hindi siya nag-hyper. So, nagpalit kami ng yun yung sinasabi kong ano, yung pinata namin ng last video, yung LED na signal light. So, di ba nakikita nyo naman guys na hindi siya nag-hyper. So, yun yung nilagay namin yung ganong ilaw dun kay Sir Chris. Yan, kay Idol. Yung nilagay namin yung ilaw dun kay Idol, nag-hyper pa rin siya. So nagtry kami ng relay na stock. Ginamit ko muna tong relay ng adventure natin. Tinesting natin doon. So ganun pa rin. Nag-hyper pa rin siya guys. Pero pag hazard, ano? Pag hazard siya, normal naman yung signal niya. Ewan ko lang kung, hindi ko sure guys kung anong sira. Kung nasa relay ba siya o hindi ko kasi masabi kong relay kasi guys, pag nag-hazard naman siya, normal yung ano niya, normal yung signal niya. Sa pag magsisignal lang talaga, pag magle-left and right, doon nag-hyper. Hindi ko talaga sure guys kung nasira nun. So wala pa akong idea para doon. So yun, hindi namin nilagay yung mga ilaw kasi ganun nga yung case niya. Ganun nga yung nangyayari sa adventure niya. So yun, bali... Nagmadali lang kami guys, nakikita nyo naman sa video. Sinagdit lang. Hindi nga natin nakita yung paano binaklas yung mga grill tsaka yung headlight, di ba? Pero nandun naman yung mga clip. Nakikita nyo sa video na yan, di ba? Kita nyo naman yung mga clip na babaklasin yun. Ayun yung mga babaklasin nyo. So yun, nagparking. So yun guys, ayun lang yung ano natin ngayon. Wala tayong masyadong... Pero mayroon naman tayong naging idea, di ba? Kung paano yung binaklas yung headlight tsaka yung grill. Kasi na-video naman natin yung mga clip tsaka yung mga tornilyo. So yun, good pa lang, kakaroon na tayo ng guide, kakaroon na tayo ng idea kung ano yung mga binaklas, diba, para mabaklas yung headlight, yung grill. Yun, so yun guys, dahil nga nagparking na ako dito sa Aguinaldo Highway, yan sa gilid, syempre safety first.
pinaklas ko yung steering wheel natin para iwas car nap. So yun, tinago ko yung steering wheel ko dito. Yan. Ayan o. So yan guys. So salpak lang natin. Tapos nakalock pa yan guys, oh, yung lock natin. Safe na safe. Tapos yun, syempre. Siyan. Siyan ko lang siya. Kasi, alam mo naman yung push button natin, hindi ko pa tinatapos yan. Siyan lang natin. Yung isa. So, yun. Nice na. So yun nga guys, hanggang dito lang muna yung video natin. So antay-antay na lang tayo sa mga susunod na video natin, sa mga gagawin natin. So ngayon, ano, medyo maulan kasi ngayon guys, tsaka diba, MECQ. So wala tayo masyadong ma-review ng mga tutorial ngayon sa mga gagawin nating adventure. So yun guys, maraming salamat sa panonood nyo guys. Malapit tayo mag 1K guys. Yun, thank you sa inyo kasi pa-supportan nyo guys. Makakabot na tayo sa 1K. Yan. So yun guys, hanggang sa susunod na video ulit. Pasensya na talaga guys. Hindi natin nabutin yung pagbabaklas ha. So kahit paano, meron naman tayong nauwa na mga idea sa mga tornillos sa mga pagbabaklas, no? So yun guys, thank you.